Good afternoon po mga kapol. So isa pong good news ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Itong isa kong collections ng mga fruit dito sa orchard. So ito po yung aking Napoleon cherry. So ayan, may flower na po siya. Ayan, makikita nyo. Iba pala talaga kapag nag-flower na yung mga fruit collection nyo. Gaya nitong mga rare type dito sa Pilipinas. Gaya nitong cherry. So ayan, legit po ito na cherry. So ayan, makikita nyo. Yan po yung flower buds niya. And then, ayan, makikita nyo. Meron na po siya itong namumugkad-kad na flower. Ayan. So super excited po ako dito. Akala ko kasi tutubo lang at hindi magiging active. So kapag meron talagang itinanim, so meron po talagang aanihing flower. Ayan, so ito po yun. Binend ko po yung cherry na fruit ko po dito. Ayan, bended po siya. So dito, ito po yung isang tumubo. Since limited pa po yung ano, hindi ko lang kinat, pinalaki ko rin itong isa pa niyang sanga. Ayan. So dito na ano, bahagi is medyo nagdormant siya, kaya nag flower buds. Dito naman is merong bagong tumubo. So ito po talaga yung kagandahan ng pagtatanim ng mga temperate fruit dito sa atin, kasi while flowering, so meron na namang tumutubo dito. So may active na patungong pamumunga, and then meron din pong growing dito. So yan, medyo malaki na po siya. And ang kagandahan kasi nito, pwede natin itong unlike sa apple, medyo mahirap po siya itanim sa cuttings. Yung cherry po at saka yung plum, so medyo mas madali po siyang mapatubo from cuttings. So ayan, ito po yung kanyang puno. Grafted po ito nung na-acquire ko, galing yata ito ng Turkey. So ayun, medyo maganda po yung tubo ng cherry dito sa Kapatagan.